guys, it's Mama Mariel. So for today's video, meron naman tayong bagong i-review na product, which is yung Delanchi Nocturne Eyeshadow Palette. So kapag binuksan mo siya, ito lang yung box niya. It's a sliding package. Basta yon yung ini-slide. Ito, ganyan siya. Sa side siya. Yeah. So pag open mo ng palette, so ganyan siya. It's a combination of matte shimmers and glitters. So, ito yung mga glitter shades. So, tignan natin kung maganda ba ang performance ng Delanchi Nocturne Eyeshadow Palette. So, nakapag-foundation na ako. Nakapaglagay na ako ng aking concealer. So, ibibake ko lang siya para sigurado tayo na kung sakaling magkaroon man ng fallout yung eyeshadow, is safe pa din yung ating base or yung ating foundation. Ilalagay natin mamaya dyan sa ating mata. Basically, wala pa akong alam na eyeshadow look na gagawin. So, let's try to mix and combine. So, pasensya na guys kung medyo maputi ha. Kasi, nasa ano lang ako. Natural lighting tayo today. And, it is morning. Let's start using the Delanchi Nocturne Eyeshadow Palette. So, itong palette na to is basically an international brand. And, pero hindi siya sa ibang bansa nabilihan. Nabili to ng tita ko sa isang online shop. So, ililink ko na lang yung page ng shop na nabilihan niya. So, yung shop na yon is more on mga Delanchi product. May mga eyeshadow, highlighter, and of course, the eyeshadow. Meron pang ibang ano nito, variation na Delanchi eyeshadow. So, if you are interested and kung gusto niyo siyang i-try, check out that Facebook page. Mag-i-start lang ako sa ating transition color, which is the Silence shade. So, ito. Itong brown ito. So, lagay lang natin siya sa buong at sa buong crease natin. Can't you see that pigment? Synthetic brush ang gamit ko, guys, ha. Tingnan natin kung merong ano. Kung may fallout pa siya. Wala masyado. Well, it's amazing na wala masyadong fallout. Kasi, hindi aksayado sa product. Ay, taray. Kulay agad siya. Ay, by the way guys, hindi ako naglagay ng eyeshadow primer or concealer. Let's see kung pigmented ba talaga ang eyeshadow na ito. I don't know guys kung makikita niyo, pero ang pigmented na po niya, no? Isang dip lang yun sa ano, sa product, and then nag-top lang ako ng excess. Tapos ayun na siya. Blend it out lang natin. So, yung gantong palette is nagre-range siya sa 1,000 pesos. Wala pa doon syempre yung ano nyo, ha, shipping fee nyo, ha. Pero ganun siya nagre-range. Since it's an international brand ng cosmetic, asahan nyo na medyo pricey siya. But, let's see kung maganda ang performance and kung worth it ba talaga yung ibabayad nyo sa kanya. So, sa matte, wala pa naman ako nakikitang fallout. So, basically, sa ibang eyeshadow, kahit matte man yan, shimmer, kung ma-fallout talaga siya, mayroon pa rin fallout. So, nakapaglagay na ako ng transition shade. I'm going to use this maple red. Ayan. Ilalagay ko muna siya sa outer V. Outer corners. Nagdi-dip ako ng brush dun sa pan ng eyeshadow, wala naman siyang fallout. Well, that's good kasi
hindi nga excited sa product. So, ayan. Guys, ang pigmented niya, promise. I don't know kung nabibigyan ng justice ng camera ko kasi nga maliwanag, no? Hindi pupunta yung ating ilaw. Pero guys, it's... Maglalaro lang ako ng kulay guys ha. Hindi pa ako basically that pro on eyeshadow. So, kino-concentrate ko lang yung maple red yung maple red na shade sa aking outer corners. And then, blend it out para wala naman masyadong harsh line. I'm loving this palette. Kasi, isang dip mo lang sa brush. And then, once na in-apply mo siya, no need to dip another one. Kasi, nandun na yung pigment niya. At saka, hindi siya masyadong powdery. Hindi siya masyadong aksayado sa product. Intensify lang natin yung outer corner natin. Magdagdag tayo na darker pa. Kasi wala na ata ito. Yung Cabernet. 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 Basta, hindi ko alam yung pronunciation. Basta yun yun. So, dagdagan natin ito. Itong may pagka... Parang parasa naman natin sila ng shade ni Earth. Parang mas deep lang yung tone ni Cabernet. Cabernet? Ayan. Ano nga to? Dark, deep brown. Deep brown color. Dito lang sa outer corner. Dapat dark, 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 dark. Tapos i-spread ko siya dito. I don't know guys kung tama itong ginagawa ko ha, pero let's explore on colors. Magandang mag-explore, explore, explore lang. So, i-blend lang natin para hindi tayo mukhang ewan, ano. Lalagay na ako ng shimmer sa gitna. So, maybe I'm going to use the Tipsy. Tipsy shade. Tipsy! Ito, ito, ito. So, gagamit na lang ako ng daliri kasi mas maganda talaga maglagay ng shimmer shade na eyeshadow kapag ginamitan mo siya ng fingers. Oy. Ayan. So, ayan guys. Ano siya sa pakiramdam? It's buttery. Oh, yung lambot. Nag-enjoy. So, ayan na nga. Lalagay na natin siya sa middle part. Ay, hindi. Middle part to inner corner. Extend ko na siya doon. Oh. Grabe guys, ang ganda. Apply nyo lang kasi i-blend naman natin siya mamaya. Guys, ang ganda niya.
Lalo na na yung shimmer. Uy, ang ganda, bes. So, i-blend lang natin yung mga... I-blend lang natin yung... Anong tawag dito? Ang ganda kasi niya eh. I-blend natin yung eyeshadow para hindi naman siya mukhang sabog na nilagay. Ano? So, ayan. Ang ganda niya! Ba't ganun? Ayan. Diba? Nag-i-enjoy ako dito sa eyeshadow palette na to. So, maganda siya. Wala naman siyang fallout. Kagaya na nga nasabi ko sa inyo kanina, hindi siya masyadong ma-fallout. And that's good kasi nga, paulit-ulit ko na sinasabi, hindi siya aksayado sa product. At saka hindi siya nawawala, hindi nawawala yung pigment na nilagay mo sa brush once na nag-top off ka ng brush. May mga ganun kasing eyeshadow, di ba? Kapag nag-dip ka ng brush mo, tapos nag-top off ka to remove the excess product. Pagka-top off mo, wala na yung product. So, kailangan mag-dip ka ulit. May mga ganun eyeshadow. So, guys, grabe, in love ako sa eyeshadow ko. Simple lang siya. Pagbigyan nyo na, sorry naman. Pero ang ganda na guys, pigmented and... Yes, it's a thumbs up. It's a thumbs up. So, tatapusin ko lang yung makeup ko and pag-usapan natin yung pinaka-final thoughts ko, Stern Eyeshadow Palette. Now guys, let's talk about my final thoughts on this Delancey Nocturne Eyeshadow Palette. So, yung packaging niya is ganito lang, yung nai-slide lang siya sa gilid. So, ganyan lang siya. And makikita mo dun sa, ito yung box, makikita mo sa likod niya is yung ingredients, naka-indicate dito yung ingredients niya, kung saan siya gawa. And it is 37 grams or 1.31 ounces. And nakalagay din dito yung cruelty-free sign. And it is good for 12 months. So, ito, nandito sa ilalim ng mga logo na yon, makikita niyo yung website nung Delancey. So, it's www.delancey.com. So, ito yung box niya. And at the same time, makikita mo dun sa pinaka palette, same print, same size, same font. Nandun makikita mo din yung mga description. Nandun yung mga logo ng cruelty and hanggang kailan siya pwedeng gamitin. Nandun yung website. And ito yung pinaka main ingredients. So, sa ingredients na to, unang-una, meron siyang talc. So, if you are allergic on talc, hindi pwede sa'yo to. So, pag-open mo, ito yung mga shade niya. Baliktad pala. Sorry naman. So, ito yung shade niya. Kagaya nga nasabi ko kanina, it's a combination of matte shades, shimmer, and glitter shades. Ito yung mga glitter shades yung nasa gilid. So, ganito siya kalaki, guys. Kasi laki siya ng mukha ko. So, ayan. Well, ang una ko masasabi is, the pigmentation is okay. Lalo na nung tinry ko na siyang i-dip sa brush, gamitan ng brush. Nakukuha niya yung pigment niya and once na nag-top off ka ng brush, wala siya masyadong excess na product. So, basically, it's matipid. And, nung nag-dip ako sa mga shade or doon sa pan, wala siya masyadong fallouts. Hindi siya powdery, guys. So, nung nilagay ko na siya upon application on my eyelids, on my crease, grabe, guys. Unang blend ko pa lang, nandun na yung pigment. Kita ko na yung kulay. Unlike sa ibang eyeshadow palette na you need to build up the product. Hindi pa ako gumamit ng eyeshadow primer, guys. So, next naman, yung feeling niya. Nung nag-touch ako, nung tinatch ko tong tipsy na shade, which is the shimmer one, it's like butter. Ang lambot niya, guys. So, itatry ko yung matte shade kung ganun din ba yung feels niya.
Yung matte shades naman, usual shade ng ano, usual feeling ng ibang eyeshadow palette. So, for the price, it's nagre-range siya sa mga 1,000 plus na, yun nga, 1,000 plus. Masasabi ko na it's worth it kasi hindi masyadong aksayado yung mga shades kasi hindi nga siya powdery and makukuha mo agad yung pigment niya, hindi ka magbe-build up ng product. And kung gusto niyo siyang i-try, ililink ko yung Facebook page kung saan nabili to. Madami pa silang product doon and alam ko may iba pang ano doon, may mga high-end brand pa doon, may mga brushes sila. Basta you can check it out kung gusto niyo kumuha ng Delancey Nocturne eyeshadow palette na to. So I hope guys that you like this review of mine on the Delancey Nocturne eyeshadow palette. And if you did, please don't forget to give it a thumbs up, like, and share nyo sa mga friends nyo na naghahanap ng magandang high-end eyeshadow palette. And this one is highly recommended by me kasi on my experience guys, ang ganda talaga niya. And sulit na sulit yung ipambibili nyo. So yun lang. See you on my next video. Bye!